3, 2, 1. This is not a dream. Sa aking YouTube channel. Ang oras po natin ay alauna ng madaling araw. Ang aking ibabahagi ngayon ay orasyon na mula sa inyong mga requests. Ang orasyon na pangtawag ng mudya. Mula sa mga orasyong ito, kung ito ay magagawa mo ng wasto at tama, ay maaaring makakuha ka ng mudya. Ngunit kailangan lang ng tiyaga at pasensya at mabuting kalooban upang ang mga mudya ay lubos na iyong makuha. Sapagkat ang mga mudya ay lumalapit lamang sa mga may mabubuting kalooban. Sa mga taong mapagbigay at mapagkawang gawa ng walang hinihintay na kapalit o kabayaran sa kanilang mga ginagawang pagtulong. Ang mga mutya ay literal na kalikasan at ang karaniwan sa mga ito ay pag-aari o nasa ilalim ng pangangalaga ng mga engkanto. Kung kaya naman mga idol ay nais kong ipaalala sa inyo na bago ninyo gawin ang paghahanap ng mutya ay magpahinuhod kayo sa kalikasan at sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Maging mapagmahal tayo sa kalikasan at ingatan natin na mabalahura ang mga ito. Dahil tayong mga tao ang dahilan kung bakit mailap ang mga mutya, sapagkat tayong mga tao ay likas at lubos na mapang-abuso. Sana'y magsilbing aral ang bidyong ito sa nakararami, lalong-lalo na doon sa mga taong naniniwala sa mga mutya at pag-aanting-anting at pag-iispiritual. At sana'y maipamana natin ang mga aral na ito sa ating magiging anak, magiging apo at sa susunod pang henerasyon. At maipakita natin ang mga mutya at pruweba na sadyang mahiwaga ang kalikasan at ito ang magsisilbing katunayan na ang mundo ay misteryo. Mga maikling kapaliwanagan at katawagan sa mga mutya na hindi mo pa nakikita. Ang nakikita mo sa larawan ay tinatawag na mutya ng kulog. Ito naman ang tinatawag na mutya ng linta. Ang mutyang ito ay isang uri ng mutyang bato o tinatawag na fossilized. Na sa tagal ng panahon, ito ay tumitigas at maituturing na isa ring bato. Ito naman ang tinatawag na susong pilipit o mutya ng susong pilipit. Mga orihinal na larawan ng mutya ng sampalok. Ang iba't ibang kulay na tinatawag na mutya ng langka.
Ito naman ang tinatawag na mutya ng engkanto o mutya ng tikbalang. Ito ay makukuha sa nalaglag na ngipin o bagang ng tikbalang. Ang orihinal na tinatawag na mutya ng apoy na ngayon mo pa lamang makikita, sapagkat bibihira lamang sa tulad naming manggagamot o antingero ang nagtataglay at mayroon nito. Ang nakikita nyo sa larawan ay ang isang mutya na aking lubos na iniingatan. Ito ang orihinal na tinatawag na trabongko. Ang orihinal na trabongko ay lumiliwanag sa dilim na animoy isang ilaw na kulay green. Ito ay mutya ng ahas. Sa susunod kong vlog, mga idol, ay ipapakita ko ang actual video sa aking iniingatang mutya ng ahas o tinatawag na trabongko. Dumako na tayo sa ating topic, mga idol. Ang orasyong pangtawag ng mutya. Magdasal ng isang Ama namin, isang Abaginoong Maria, at luwalhati. At saka po natin isunod ang orasyon. Usalin lamang ito sa isip ng tatlong ulit. Ayesha, Ahesha, Aisha, Aihaasha. Ayesha, Ahesha, Aisha, Aihaasha. Aye sha, ahe sha, ai sha, ai haa sha. Maraming salamat muli, mga idol, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa mga ngayon pa lamang po nakapanood ng aking mga video, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga bago kong video. Hanggang sa muli, magandang umaga sa inyong lahat. More power and God bless you more. Maraming salamat, mga idol, sa inyong walang sawang panonood at walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At sa lahat ng mga bago pa lamang nakapanood sa aking channel, welcome po sa inyong lahat, mga idol. Kung maaari po lamang, huwag ninyong kakalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. God bless all. Ang mundo ay nababalot ng hiwaga. May mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng isipan. Ngunit iyong nakikita at nararamdaman. Ito ba ay katang-isip o guni-guni lamang? Ngunit sa iyong balintataw, ito ay katotohanan. Dahil tayo ay nababalot ng misteryo. Heh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